What's up, mga Karang Chat Latin? Kamusta po kayo? Welcome po sa second video natin. In this video, pag-uusapan po natin kung paano nga ba makapunta dito sa bansang Thailand. Let's get started! Hayaan niyo po akong i-divide yung topic natin sa dalawa. Una, pwede kang makapunta dito sa Thailand using the traditional way. Ano po itong traditional way? Ito po yung normal na aalis ka dyan sa Pinas, punta dito sa Thailand. Or magko-cross country ka muna bago ka pumunta dito sa Thailand. In which, in this way, may dalawang paraan to. Una, yung kusa kang pupunta dito by yourself. O di kaya, naimbitahan ka, nagkakilala mo na andito na sa Thailand or kapamilya mo. So, bawat isa nun, may iba-ibang prerequisites. So, una, pag ikaw ay kusang nag-travel by yourself, going to Thailand, eh, ihanda na po natin yung mga prerequisites. Pag-uusapan natin kung ano yung mga prerequisites na kailangan natin na yung nagta-travel ka without being invited. Kumbaga, ikaw mismo yung magpunta dito sa Thailand. Una, syempre, kailangan mo ng passport. Hindi ka pwede mag-travel nang walang passport. Tapos, yung passport natin, check natin, dapat more than 6 months yan. Kasi, pag less than 6 months yan, baka ma-red flag ka. Ano yung red flag? Baka pagtuunan ka ng pansin ng immigration officer. Diba? So at least more than 6 months po yan. Pangalawa, yung return ticket natin. Kasi pag wala kang return ticket, talagang sasablay ka. Diba? So, pag travel ka, kailangan pag tourist, mostly hanggang kulang-kulang. 1 week, 2 weeks. Mataas na yung 3 weeks. Sa pagkakalam ko, mataas na yung 3 weeks. So, kailangan mo ng return ticket. Now, yung pagitan ng return ticket mo sa depart, yung pagdating mo dito tapos yung return ticket mo, dapat within 1 or 2 weeks. Pag 3 weeks na yan, red flag na ulit yan. Minsan nga, 2 weeks, nire-red flag na nila. Kasi nga, may kasunod yan na tanong, magkano ba pera mo? Bawa, sabihin natin, may 10,000 ka. Peso yun ha. Tapos, pag kinonvert mo yan ng baht, eh, liliit po yan. Swerte na po kayo pag sakali nakatungtong kayo sa Suvarnabhumi Airport o di kaya sa Don Mueang Airport dito sa Bangkok, eh, ang palitan is mataas. Kulang-kulang. Pag sa airport, maliit yan. Magkano nga ba? 42 something. So, magiging 4,200 something na yung pera nyo. Eh, pag may kakilala kayong Pinoy dito, eh, mas malaki-laki yung maging palitan. Di ba? So, yung pera nyo, nagiging 6,000. Eh, red flag na yun. Di ba? So, at least may malaki-laki. O di kaya may katulong kayong credit card somehow to support your travel. Diba yan? So, ando na yung ticket. May credit card ka. Minsan pa, hinahanapan ka ng accommodation. Okay? Yung nakabook na. Okay? So, ito yung mga kinakailangan ng immigration officer para makonvince mo sila na ikaw ay legit na traveler. Di ba? Kung wala ka namang accommodation, eh, baka may kakilala pa dito sa Thailand, most likely they will be asking for the address or the name of the person you are visiting in Thailand. So, yun. Alright. Additional ko lang dun sa magta-travel na hindi imbitado. Kung ikaw ay government officer or employee, ang daming hihingin, halimbawa, yung boss mo, supervisor mo, kailangan may letter, di ba, na allow ka mag-travel. O di kaya pag nasa DepEd ka, DepEd ba yun? Okay,
kung natatrabaho ka sa DepEd, from my supervisor pa na, pwede ka mag-travel, ganito, ganyan. Daming prerequisites. So, kailangan mo i-comply yun. Tapos, chine-check nila yan. Minsan, tinatawagan yung number na doon. So, kung sino man yung boss mo, tapos yung number na kasulat doon, expect nyo na lang at kukontakin yun. Kasi may kakilala akong talagang tinawagan ng bonggang-bongga. Kaya, ingat po sa paglalagay ng mga contact numbers at saka pangalan. Kasi pag yun ay hindi tugma, yung parang ginagawa-gawa na, eh mare-red flag talaga kayo. Once na-red flag kayo, wala na, tapos na usapan, offload ka na. Diba? So sayang yung oras, yung effort nyo, tsaka yung talagang excitement nyo, mawawala. Mapapalitan ng galit tsaka dismayado ka na. Okay? So, yun yun. Next, yung magta-travel ka na you are invited by someone from here. So, ang mangyayari nun is that yung kakilala mo dito o kapamilya mo dito is magpapadala ng isang letter of invitation na kung saan ito ay na-authenticate or pirmado or silyado ng embassy natin dito sa Bangkok. Okay? Tapos ito ipapadala dyan sa Pinas, sa inyo. At minsan, hindi po ito guarantee na kayo ay makapasa sa immigration. Okay? Ang immigration, may mga time na masyado silang mahigpit. May kakilala nga ako, umiyak pa. Kasi yung excitement niya na wala na palitan ng galit. Tsaka yung frustration. So, pag ikaw nag-travel na invited ka by a friend or a family na pinadalhan ka ng invitation letter to guarantee na sila yung magsusupport sa'yo, most likely nakakatulong yun. Pero hindi po yun assurance na hindi ka na ma-offload. Kasi, though may ganun ka, 'di ba? Para sa may mga kaibigan dito o kapamilya na iniimbitahan kayo diyan sa Pinas na pumunta dito, eh yung mga kaibigan niyo o kapamilya niyo dito sa Thailand eh magpapadala yan, magagawa yan ng letter, okay, na to invite you something. Tapos yung letter na yon is yung letter na yon ipasisil nila sa embassy doon sa Bangkok. Tapos papadala yan din sa Pinas. Medyo may kamahalan magpadala sa Pinas kasi kulang-kulang 1,300 baht o kulang-kulang 1,800 in pesos something. So, kung nakatanggap kayo ng letter of invitation, pasalamatan nyo yung kaibigan nyo kasi may kamahalan yun. Tapos yung time na papunta doon sa embassy, lalo na hindi sila mismo sa capital city ng sa Bangkok. Limbawa, nasa southern pa sila, or di kaya nasa northern pa sila, or eastern, western, ganon. Pupunta yun doon, malayo yun. Okay? So, tapos yung oras nila doon sa pagpila doon sa Bangkok, sa embassy natin, yun. Yun yung hindi nababayaran. Kaya, kung kayo nabigyan ng invitation letter, pasalamatan niyo yung kaibigan niyo kasi hindi madaling kunin yung invitation letter kasi sila nagtatrabaho tapos binibigyan kayo ng oras para lang mabigyan, maipadala yung letter sa inyo. So, yun yun. Tapos, so, yun yung dalawa, yung traditional na pamamaraan. I-add ko na lang din yung hindi kayo directly pumunta dito sa bansang Thailand. Kumbaga, nag-cross country muna kayo. Punta kayo ng Hong Kong o di kaya sa Singapore, tapos drop kayo ng Thailand. Eh, yung prerequisites na pumunta kayo ng Hong Kong o di kaya sa Singapore, eh din yun yung parang nag-travel ka normally, di ba? Nakalimutan ko pala. Yung tax, yung travel tax, isa pa yan sa kailangan mong lagpasan dun sa pera. Di ba? May 10,000 ka, ako po. Tapos, yung budget natin makukunan dahil sa tax. So,
Yun, yung mga prerequisites. Yung tax dyan, talagang matindi. So, kailangan nating bayaran yung tax bago tayo makapunta dito sa ibang bansa. So, again po, pag kayo po ay nag-travel na normal traveling na hindi kayo naimbitahan, kusang mag-travel kayo, at least prepare niyo po yung passport niyo more than 6 months, yung pera natin. Okay? Tansya, prepare na lang kayo na pag nag-travel kayo dito sa Thailand na talagang legit na travel lang, na mag-accommodation kayo, prepare kayo ng mga 50 mil. 30 to 50,000. Kasi pagdating dito, yung pera natin talagang liliit yan. Okay? So, at least 30 to 50 to support your traveling. Yung magkocross country po ay pare-pareho yung prerequisites doon sa traveling, yung normal traveling na kumbaga wala nang invite sa'yo. Kaya lang yung difference is pupunta pa siya sa ibang bansa. Tapos, magko-cross country siya. So, most likely, pag nasa ibang bansa ka, yung immigration officer ng ibang bansa, wala na yung pakialam. Kasi hindi ka naman nila ka-constituents or kalahi, di ba? So, wala na silang pakialam. So, pwede ka nang umalis ng walang maraming tanong. Ganon. Wala na silang maraming tanong. Kasi nga, kailangan niyo muna na rin umalis. Tsaka may ticket ka naman. By the way po, may dalawang international airports ang Thailand if galing kayo sa Pinas. Isa na po yung pinakamalaki dito, yung Suvarnabhumi Airport. Tapos yung isa po is nasa Don Mueang. Ang Don Mueang po ay nasa medyo malayo sa city center po yung Don Mueang. Pero yung Suvarnabhumi Airport po, medyo malapit siya sa Bangkok. So, kung kayo po'y magbubook ng ticket, hanapin niyo po yung Suvarnabhumi Airport. Kasi mas malapit siya. Pag Cebu Pacific po kayo, o di kaya pag most likely dito po kayo sa Suvarnabhumi Airport. Pero pag AirAsia po kayo, most likely doon po kayo sa Don Mueang Airport. So, kayo na po bahala kung saan kayo sa Thailand magpunta at tsaka anyway, may ano naman po, may mga airport links naman po na kung saan pwede kayong mag-travel by subway or by train, ganun. May mga ano sila, naka-link yan dito sa airport nila. Kaya lang po, pag dumating po kayo dito sa Thailand na gabi, ay naku po, wala na pong subway noon or yung train nila, wala na po. Kasi hanggang 6 in the after 6 hanggang alas 6 lang ata sila. Magbupo kasi na ng alas 6 ng umaga. Tapos, sa gabi din. Alas 8 ata, wala na. So, ingat po. Or, pili po kayo ng time na kung pwede darating kayo dito sa Thailand. Mas maaga. Please subscribe mga katang chat dating. Maraming salamat. Second po doon sa traditional na pamamaraan, kung gusto niyong pumunta dito sa Thailand, eh, may isang paraan po na hindi niyo na kailangan yung return ticket. Ito po yung sinasabi na kung gusto niyong pumunta dito sa Thailand, may dalawang way. Yung madalian na risky, at saka yung medyo may kabagalan pero sure. Ano po yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po noon is that yung madalian pero risky, yun po yung sinasabi ko na in-invite kayo ng friends nyo, tapos binigyan kayo ng letter of invitation, tapos papunta kayo dito sa Thailand. Risky po yun kasi like I said earlier, hindi po assurance yung invitation letter na mabigyan, i-allow kayo ng immigration officer dyan sa Pinas na mapunta dito. Okay? So, yun po yung risk. So, ito namang sinasabi ko na medyo mabagal pero sure. Ano po ito? Ito po yung pamamaraan kung saan, lalo na pag ikaw ay naghahanap ng trabaho, dyan sa Pinas ka pa lang, nag-a-apply ka ng trabaho dito sa Thailand,
ito po yung paraan kung saan i-hire ka ng employer mo. Either online. Okay? Ito po yung tinatawag na namin dito na direct hire. Okay? Kung saan directly hired po kayo sa Pinas. So, ang gagawin po ng employer ninyo is gagawin po nila yung mga prerequisites ng ating government. Okay? Ano yung mga prerequisites ng Philippine government to hire a Filipino na mag-work dito sa Thailand? Iko-comply po nila yan. Now, iba-iba po ang prerequisites according po sa occupations. Pero yung sure akong alam, yung alam ko mismo, yung teacher, kasi ako mismo nagtulong sa school ko paano mag-hire ng Filipino, foreign teacher galing dyan sa Pinas. Nako po, madugo yung way na to kasi ang school ay gagawa ng letter, ganun. Madugo ang direct hiring nila, lalo na sa mga teachers kasi ang daming prerequisites na gagawin ng school. So, gagawa yan sila ng letter. Tapos, ipapasa nila yan sa local ministry of education nila. Local yun ha, parang DepEd sa atin. Ay, hindi DepEd. Yung regional lang parang ganun. Tapos, yung regional ministry of education nila, gagawa yan ng order, tawag ng kamsang. Okay? Na inaallow yung school na mag-hire ng foreign teacher. Ilang tao, ganito, ganyan, anong position. Tapos, andun na din yung naka-mention yung mga sahod nila. So, once matapos yan, pirmado ng PO ng regional office, yung director ng regional office, pabalik yan sa school. Pagkatapos matanggap ng school, ang letter ng regional office, okay, ng Ministry of Education, kung saan man yung school na yun, papadala yan dun sa Ministry of Foreign Affairs nila. Yun. Tapos, sisilyuhan yun. Okay? I-authenticate ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Tapos, pupunta ka na. Pagkatapos nun, pupunta ka doon sa Philippine Embassy. Ang embassy naman, sisilyuhan naman yung ano niya, na yung galing sa Ministry of Foreign Affairs nila. Ganun sila kahigpit. Madugo. Tapos, pag nasilyuhan na yun ng ano, ng ating embahada, yung papel na yun, ipapadala na sa applicants dyan sa Pinas. And by that time po, yung applicants dyan sa Pinas na, which is directly hired by the employer, ipaprocess niya yan doon sa embassy ng Thailand sa Makati. Yes. So pupunta doon. And it takes 3 to 5 5 working days bago makuha yung visa. So, pag may visa na sila, yun, di na nila kailangan ang return ticket. Tapos, 100% na po. Pag may visa na sila dyan sa Pinas, galing sa Thailand, hindi na wala nang daming tanong yung immigration officer. Kasi pag nakita nila, legal na yung pagpunta mo dito. They won't require you anymore a return ticket. So, yun po yung tinasabi ko. And kaya sinabi kong matagal na process ito kasi it would take about a month. Kasi yung papel pinasapasa ganun. Tapos depende pa yun sa naka-assign na Thai officer, yung taga-trabaho, kung gaano siya kagaling, gaano siya kabilis. Okay? Ganun. So, in my experience po, it took about a month to process. Tapos, to summarize po, nakarating sila dito, kulang-kulang 2 months after na-hire sila. Kasi ang dami talaga. Kasi pagdating dyan ng documents sa Pinas, iba yung documents na galing sa employer dito sa Thailand papunta sa na-hire dyan sa Pinas. Tapos, yung applicants mismo dyan sa Pinas, yung mga Pinoy na nag-a-apply ng teacher dito sa Thailand, eh ang dami pa pong gagawin. Tanang OWA, kailan yung ano yung mga gagawin ng OWA, sa OWA, yung mga prerequisites ng OWA,
Yun, may pidos, ano pa yun? Ang daming lang gagawin. Kukuha pa yan ng NBI. Ang dami. Right? So, yung sabi ko, ang taas ng process. Kaya sabi ko, madugo. Madugo siya. Mabagal, pero sure. Kasi, sure ka ng hire. Sure ka ng walang return ticket. Yun yun. Whereas, doon ka sa mabilisan, pero risky. Bakit risky? Kasi pwede kang ma-offload. Kasi nga, pag hindi mo nasagot yung tama, sa tama o kulang yung mga requirements mo, eh talagang hindi ka i-allow na makaalis dyan. Offload ng labas. So, yun po yun. So, yun yung nakikita kong dalawa. So, traditional na pamamaraan, tapos yung legal. Okay? So, yung legal, talagang mabagal, pero sure. Yun ang maganda. So, sa lahat po ng mga nag-a-apply on Facebook dyan sa dito sa Thailand, eh, kung napapansin nyo, sinasabi palagi, be here in Thailand is better. Kasi mas pini-prefer po ng mga employers dito na andito na po kayo. Kasi mas madali sa kanila yung pag-hire kaysa directly ang baga at saka madugo. Tapos alam nyo naman yung mga Thai when it comes sa English, talagang medyo ano sila. Bihira, hindi lahat. May mga schools na talagang nahihirapan naghahanap ng teacher kasi nga lalo na yung nag-pandemic, nako po. By experience, yung teacher kasama ko, pinahirit ng ibang school. Anong ginawa? Yung sahod, tinaasan. Yung benefits, tinaasan. Kasi during the pandemic, talagang walang guro nag-a-apply. Kasi yung mga nagtatrabaho dito na umuwi, hindi nakabalik, di ba? So in that time, talagang saksakan ng ano, yung baga, yung pagpapirate ng mga teacher. So halimbawa, yung kaibigan ko, na-offeran ng mas malaki kaysa sahod. Ay, syempre, wala tayong magawa dyan. Kasi nga, for a greener pasture, tsaka we don't stop them because it's their right. Di ba? Yun yung maganda. Tapos, nung nagkulang na kami sa guro, ay naku po, trabaho namin doble-doble. Kaya sa akin namin, sana dumating na yung mga bagong guro kasi hirap na din kami. So, yun po yung magiging advice ko sa gustong magpunta dito. May dalawang paraan po para kayo ay makapunta dito. Yung madalian na kung saan risky o yung mabagal na sure. So, yun po yung nakikita kong maitulong ko sa inyo. Kung ano man yung mga katanungan nyo, eh, comments nyo lang dyan sa baba. Okay? So, again po, good luck sa pag-travel at sana po huwag kayong mawala ng pag-asang makaalis dyan sa bansa. Now, ay may naiambag akong informasyon sa mga gustong magpunta dito sa Thailand at sana'y magkita-kita din tayo sa susunod kong mga videos. Maraming salamat po at ingat po kayo mga katang chat platin sa paghanap ng magandang kinabukasan. Good luck po sa pag-travel ninyo. Peace everyone.